Yo, what's up mga kamaster ka naman po ito, si Bert, portea. Welcome sa ating channel kung saan magre-review na naman tayo ng panibagong music video. Alright, itong music video na ito is galing sa channel na Obscure Film Official. Yan, Obscure Films. And tumunta tayo sa credits, ah dito pala, sorry. Credits, artist ay si Sibil Acier. Okay? So, this is original na gawa nila. So, panoorin natin to. Itong Emma. Wow. Honestly, gustong-gusto ko yung the way kung paano nila nagawa yung animation na yun, no? Yung paano nila na-introduce yung obscure na logo. I like that. Gusto ko yan. Parental advisory, explicit content. Mga kamaster, no? Ano kayang ano yung parental explicit content na ito? Para panood natin. So, sa mga batang nanonood, iwas-iwas muna pang mga ate't kuya muna ang manonood. Advisory parental content. Some theme and scenes are not suitable. Yan, sinasabi ko kanina, diba? So, parental guidance is advice. KLBEATS exclusive. Emma. Sibil featuring Acier. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkabanggit ko. Acier. Halos araw-araw ako nakaabang sa labas ng aking tahanan. Inaabangan ang iyong pagdating at nang ikaw ay masilayan. At pag pasok mo dun sa loob, hindi na akong maganda o gaga. Napapahapin. Honestly, simula pa lang. Ang ganda ng mga visual na napapakita dito, ha. Sa kudong sa pader na pagitan, ano bang hiwaga? Abutan na kita kapag ang isang mata ko ay nakapikit. Kontento na ako basta makita-kita kahit sa butas pa yan na maliit. Actually, parang yung concept nito and yung tema is may pelikulang nagpapaalala sa akin. Yung about sa silip na yan, tapos sinisilipan yung babae. Yung pelikulang yan is about legendary yan eh. Excuse me. Yung binabanggit kong pelikula is Scorpio Nights. Yeah. Scorpio Nights, yung original, yung 1. Kasi maraming Scorpio Nights 1 and 2 and 3. Maraming na ata na nagawa yun. Pero yung pinakaunang Scorpio Nights, ang kwento doon yung about sa lalaking naninilip doon sa... Basta panoorin nyo na lang, napakaganda ng storya. Kahit na siguro tanggalin yung mga sex scene doon, isa yun sa mga pelikulang pinag-aralan namin during our APCA days. Com Arts. Yan, isa yun sa mga inanalyze namin na pelikula. Hindi alintana aking mga pawis, napapakagat pa sa labi. Tumatayo ang aking balahibo, lalo na pag iyong inahawi ang iyong buhok. Para bumuelo sa paghuhubad ng iyong uniforme. Ingat na ingat ako. Gusto ko yung effect na yun. Hindi ko alam kung anong tawag sa montage na yun. Yung parang photo na isa-isang frame by frame na pinapakita na nagiging animation siya. O padagalaw kasi baka ako'y masakote. Sipat na sipat ko ang kada detalye na parang naka-mikroskopyo. Bigla sumasagi sa isip ang mga senaryo noon sa Scorpio. Kada sa plot mong inaalis kasunod ang... Nabanggit na yung Scorpio Nights. Sikip ng aking pantalon, kaliwat ka ng kamay ko. Ay pagod na sa kakaparito at kakaparon. Naglalakbay na imahinasyon ko patungo na dun sa rutina pantasya. Sa dami nito iniisip sana lahat ng ito ay mapagkasya. Hindi ko mapigil lang. Malamang ito yung kahalikan ni Sir Sibil dito. Malamang naman namang ito rin si Direct Joy. Yung mismong nag-direct din ng music video na ta.
libre yung chorus. Mala love story siya na may contrast. Alam natin na ano yung melody nung nagamit doon sa chorus is, alam mo yung parang fantas yung na, mga lalaking nang fa-fantasize. So parang sana akin ka na lang, sana nahawakan kita, sana nagagawa ko yung mga gusto kong gawin sa iyo, mga ganyan. So pagpapantasya. Yung halimuyak na siyang tumutulak upang mapasabak pa ako sa mas matinding labanan na magdadala. Ganda rin nung ano, nung ginawa, tamang-tama din yung color grading natin na ginamit nila dito is super dark. Alam naman natin na ang paninilip is kasalanan. Diba? Masama yan. Kaya tamang-tama yung team dito na dark. Sa akin doon sa alapa ang mga kamay ko hindi mapakali, gusto palagi na rumonda sa iyong katawan magmula sa bundok hanggang doon sa may lawa mong kuweba. Please lang, pwede bang manatili para madama ko yung init? Sabi mo na sa inyo, diba? Medyo parental guidance is advice, mga kamasa. Lyrics pa lang, medyo sa ang kuweba pa yan. Hanggang sa ginaw ay mapawi, higpitan mo pa ang pagkakaipit. Misto lang na daya sa tagayan, kaya di na nagawang umuwi. Nilasing mo sa gatas ang aking alaga, kaya nung sumuka ay puro puti. Gabayan mo ako hanggang kaibuturan, kung pwede lang yung walang preno. Sakyan mo ako sa aking biyahe papunta sa langit, ikaw ang aking taga-kambyo. Gusto ko man nasagarin, lasapin ang sarap, kasulang napuputol sa tuwing dumin. Actually guys, ang ganda nung, gusto ko yung the way siya inedit, dahil nalaro nila dito yung ano, yung konsepto ng match frame o tinatawag nilang match cut. Tamang-tama, ang ganda ng ano, yung concept din na nakikita natin yung point of view nung lalaki, kung ano ini-imagine niya, then yung imagination niya going to reality, and then perfect doon yung ginamit nila na ano, yung formula na match cut, na andun yung babae, biglang mawawala, tapos andun ulit, pero in the same position o nasa same na lugar pa rin, same scene, diba? So maraming kang paggagamitan ng match cuts depende yon sa concept or scene. And itong scene, yung concept ito is napaka-perfect sa paggamit nila nung match cut. Ang ganda-ganda. Saka yung pagkakatransition going to reality and fantasy is sagang ano, superb. Ang ganda. Ang galing nung nag-edit nito. Siguro kung si Direk Joy din yung nag-edit, napakagaling. Ang ganda. Galing-galing. Tila-tila ang tadhana, sadyang ako ay binubudol. Talagang mahirap tanggapin, pero titiisin ko ang katotohanan na sa ating dalawa pa din. Yun nga lang, comment ko lang dun sa butas. Sa ating dalawa, pader lang talaga ang sadyo pwede na mamagitan. Hindi man, sige, mamaya mag-comment ako pag nakita ko lang. Kitama ang kontento na sa temptasyon na ginagawad. Hindi kita abot kamay, pero dumaan ka na sa aking mga palad. Hindi ko mapigil lalong umiinit at kahit kasarin. Ito yung mga maganda rin sa mga ano to, ang mga kantahan pag nagiinuman kayo, ano, parang chill, tapos parang tamang ano lang, parang alon habang ikaw ay may tama na. Hindi na pinipili. Alam mo ba? Nananabik sa'yo, nananabik sa'yo. At sana'y hindi lang sa pagsilip ang natukuhan. Ito yung butas na sinasabi ko. Di ko alam kung ano yung kinetic sa dalawang, except dun sa ano, sa kabila na yung andun si Direk Joy na maguhubad. Focus tayo dun sa ano, sa ito si Sir Sibil with the butas. Para siyang naninilip sa tissue paper na ubos, na gumagalaw din yung butas, di ba? I don't know kung
kasama yon sa idea nila, pero kung in reality naman hindi naman gagalaw yung ano, 'di ba, yung pader habang sumisinip ka. Pero dito is nagkakaroon din siya ng kinetic movement. Napaka-superb dito ni Direk Joy, no? Siya na yung artista, siya na yung nag-shoot, siya na yung nag-edit. Baka siya pa yung nag-conceptualize ng lahat-lahat na to. No? Lahat sa lahat, ano, lahat. Parang one-man band na tinatawag. Sinasabi na ano eh, you don't need a fancy cuts or fancy transition na flash flash bang 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 para to convey a good story. Kahit yung simple cut o isa yon, isa pa lang yon, yung match cut na natalakay natin dito, isa pa lang yon sa mga concept ng cut na maaaring gawan mo ng formula na naaayon doon sa story. Diba? Eh, story na to is fantasy versus reality. Kaya perfect doon yung match cut. And kahit hindi nga bigyan ng flash na nauunawa na natin yung back and forth nung dalawang contrast. Alright, so natapos yung story natin dun sa wala na pala si lalaki na hindi niya nakuha yung babae sa dulo or nating twist dun sa story. Basta open-ended siya. So nilakbay niya tayo along the way sa story na may naninilip, pa-fantasize. So more in point of view to nung taong naninilip. And then open-ended, and then tapos na 'ton. So alam natin yung motivation ng bida. Pero hindi nakuha ng bida yung motivation niya o yung pinaka-goal niya. Never niyang nakuha 'yon. Diba? Ano to, open-ended story, and siguro isa rin din yun sa perfect way para tapusin yung story na tungkol din dito, dahil syempre parang kariyak-riyak naman na sinisilipan lang niya yung babae, and then pero okay din eh, kasi parang gagawa ka ng hindi lang ikaw maninilip, kundi papakita mo yung motibo mo in a good way. Maniligaw, maglalaan ng oras, mag-i-invest ng oras, mag-i-invest ng date, hanggang sa maging kayo. Doon mo makukuha yung goal. Pero siguro ibang story yon, ibang story. Naitindihan ko naman, kaya hanggang dito siya nag-ended. Well, maraming mga, hindi ko sinama sinasabi na bad yung open-ended na story na hindi nakuha o walang twist yung story na nagpresent, which is dun yung ano eh, dun yung nailagay mo yung position ng character sa mga viewers na ito, ano yung next na mangyayari, diba? Ang magandang example na lately ko lang napanood, siguro napanood na rin ng mga nakakapanood dito, yung Pamilya Ordinaryo. Isang open-ended scene. May mga, sa indie film, laging ganun yung formula na ending, no? Laging open-ended
tulad ng himpapawid ni Raymond Red. Talagang bit, ano, biglang masasabi mong, oh na, tapos na. Saka yung nabubulok. And then, kinatay na bida dun si, ano, si... Si, ano, si Coco Martin. But, case in point naman is, not, hindi, ano, hindi ibig sabihin na pangit ang gamitin yung open-ended. Magandang formula siya. Again, according dun sa story na o sa team na tinatalakay, which is good naman din dito yung tema na yon. Right. Kasi every story na magpe-present tayo ng story is lagi may tatlong elemento po yan. Lagi ting tatandaan. So, meron tayong beginning, middle, and end. Beginning, middle, and end. So, siguro kagawa na naman tayo ng panibagong video doon tungkol doon. Basta yung basic structure ng story. So, end. So, minsan middle, and then tapos kagad. Kasi, ikaw na mismo gagawa ng story with your own. So yun, mga kamaster, tapos na po ang ating video reaction about dito sa music video Emma by Sibil and Acier of Obscure Royal Prod by KLBEATS. Yeah, napagad na. Gusto ko yung the way of execution din dito. So, well, ganito na lang and then kung gusto nyo magpa-review sa mga susunod pang mga video and PM me and bye-bye!